Today, mga kuwan, today po, I'm super excited po na i-share sa inyo kung ano yung natutunan ko during these last 2 weeks. If sa mga hindi po nakakalam, nagbiyahe po ako, nag-road trip po ako dito sa US for the last 15 days. So, I wanted to do this po kasi gusto kong i-explore yung US and tingnan yung options sa ibang states na possible na lilipatan. Iba kasi pag gagawin mong personal versus kung marinig mo lang sa ibang tao. So, I wanted to see for my own self and ano yung itsura talaga ng ibang states. So, if you're still deciding sa aling state yung lilipatan, I think this video can help you a little bit mag-decide kung ano yung gusto mong piliin and bibigay ako ng mga konting input sa mga states na dinaanan namin. So I'll be giving few points per state and few videos per state po tayo para at least medyo mas malawak yung topic natin or malawak yung discussion namin. And another reason po kung bakit gusto mo po na yun mag-road trip is because gusto pong bisitahin yung mga relatives ko nandito na sa United States. 3 of them po nasa iba-ibang states. Nasa Phoenix, Las Vegas, and sa Colorado. First state na binisita talaga namin or main state na balak namin puntahan is pupuntahan namin yung mga ibang colleagues po namin na naka-work ko dito sa US. Sila pa yung kasama ko na dumating dito sa US and unang-unang colleague ko po doon sa area na yun. So they move po sa Plano, Texas. And talagang in-encourage talaga nila kami na lumipat doon. So gusto ko lang po makita kung ano ba talaga yung all that buzz na sinasabi nila maganda daw talaga doon versus dito sa state namin sa Kentucky or doon sa area namin. Which I'm really happy naman po na ginawa ko yun kasi I really learned a lot and nakita ko yung main differences between ang state na yun and sa state namin. But before that po, duman muna kami sa ibang states. First state na dinaanam namin is Tennessee. Malapit lang ba sa Tennessee, so we are able to tour before doon and makita ibang places except na lang doon sa Memphis, Tennessee. Isang reason din kung bakit kami magro-road trip is kasi medyo mas mura versus yung mag-airplane ride kami. Isipin mo lang 4 states yun mga kawan, okay? So if airplane ticket yun, super mahal versus sa car ride. Dalawa pa kami. Mas tipid ang road trip if marami kayo sa isang kotse. Yep, super tipid kasi yun. Like sa car ko na lang po mga kawan is $25 for like 4 hours drive po. Yun, usually sa interstate drive yun. So medyo mura sa gas yung car ko, kaya medyo mas malayo yung long way. So like for example, sa first trip namin papuntang Texas, Dallas. Doon po kasi yung first pit stop namin eh. Yung papuntang Dallas po is around 12 hours from Louisville, Kentucky. So i-divide mo yung into 4 hours, nasa around $75 lang yung ginastos namin gas pamunta doon sa Dallas. So driving lang investment and counting time. So versus naman if lumipad kami, I think it was like $200 per head or almost $200 per head. So medyo nag-alanganin kami doon. And of course, hindi naman ako ganun kayaman. So drive-drive na lang din. So I think there's also benefit po for driving. So if makita nyo sa Google Map mga kawan, from Louisville, dadaan kami ng Nashville, Memphis, Arkansas, tapos sa Dallas na. Sa Nashville, dumaan na kami before doon. So nakita na namin eh. So we didn't have any reasons po to pit stop na doon and tignan pa kung ano meron. Maganda siya pang nightlife. Lalo sa mga kabataan na dito sa US na first time uminom or parang ganon, doon po pumunta yung mga tao para uminom. Dito yan sa mga sites namin ah. Parang ganon yung known sa kanya eh. Tourist spot siya for that main reason. So maraming bar hoppings. Sa Memphis naman, like I said, doon kami first nag-stop ni Mrs. kasi may nakita siyang reviews about sa food. So sabi nila, isa sa mga best food na nang pwede ninyong kainin sa Memphis. So kami naman, sumunod na kami kung ano sinabi ni Google. So doon na lang. Ang sabi doon, ito na yung places na masarap talaga yung mga burnt ends tsaka yung chicken nila. So si Mrs. medyo craving both for burnt ends and chicken. So doon po kami napunta. Medyo unfortunately, nung pagpunta namin sa side ng Memphis na yon, hindi siya yung ganun ka-expected namin. If makita nyo, medyo siyang parang sketchy na place. Para sa isang known na area na masarap yung pagkain, in-expect namin parang BGC or Makati type, ganun yung itsura. So, ang nakita po namin is medyo parang Manila Pandacan type. I'm from Pandacan po, so medyo ganun po yung nakukuha kong vibe. So, hindi siya ganun ka super mukhang, alam mo yun, na pang tourist spot. So when we get there, okay naman po yung restaurant, yung itsura niya sa labas, so we decided to eat. Nung pumasok kami, yung itsura po ng restaurant is parang canteen lang na karinderi sa school. So parang medyo disappointed kami sa ganun scenario. But dating naman sa food po, okay na okay yung food nila. Sabi nga ni Mrs. yung sa chicken, hindi pa siya nakakain ng ganung chicken dito sa United States. Para siyang mix ng andoks chicken natin na parang inasal or something ganun. So
para sa amin po, medyo rare year, lalo dito sa may ere namin. So, we were happy po na kumain kami doon. Unfortunately, yung burned ends, wala silang available. So, meron lang doon is yung ribs, which is okay rin naman. So, nag-pit stop lang kami doon, just ate there for 30 minutes, tapos nag-biyahe na naman kami. So, overall, unfortunately, hindi namin nakita talaga yung Memphis as a whole, nakita na namin yung side na yon. Sana nga, nag-roam around kami, tingnan ko ano ba talaga itsura ng Memphis. But, medyo gusto na naming dumating agad sa Dallas para at least makapag-rest kami and prepare for the next day. The next naman po, after po kami sa Memphis, papunta na kami sa Arkansas or Arkansas, kung ganun yung spelling. So, dito mga kawan, para siyang super flat na area. Tapos sa highway nila, ang makikita nyo lang talaga is parang dry place. Parang super convenient para sa condition ng mga tornado. I think Arkansas is also known po for having a lot of tornadoes. Then sa highway na to, dito ko lang po na-experience na super bagal po akong tumatakbo sa highway or nasa speed limit lang or below the speed limit. Usually kasi if hindi nyo po alam, dito sa US, meron dito ang unspoken rule na plus 10 sa mga highways. So example, if yung highway is 65 miles per hour, so normally ako po tumatakbo ng mga 75 miles per hour, 76, 77, basta below 15 miles. Yun yung spoken rule po kasi hindi ka hulihin if hindi ka above 15. Parang ganun yung nasagap ko or nakukuha ko sa mga tao dito sa US. And kahit na makita mo ibang driver mga kawan, kahit ganun na yung speed limit ko na above yung speed limit tumatakbo, sila po ay mas lagpas pa. Usually plus 20 or above flat sa 15. So, makes you think na parang gusto mong mag-speed up. But based on experience po sa mga road trip ko, no. Just stick po sa plus 10 and most likely you'll be fine. Unless na lang may police po which nakukuha ni Waze usually. So, if malapit na sa police, just slow it down to plus 5 or at least a speed limit. They won't really catch you for that. If makita nyo sa TikTok, marami sa mga police, sinasabi nila, hindi nilang kayo huliin if plus 10. They can, but most likely, if plus 10 lang, they will let you go. But if above po kayo ng plus 10 or like plus 15, plus 20, doon most likely parang tumataas yung mga kilay ng mga police natin. And sabi nga nila, pag dumaan ka sa harap nila, wag naman bastusan. Try to be as much as you can closer sa speed limit. Para naman konting respeto sa kanila. So, please, if tingnan nyo sa TikTok, hanapin nyo yung police speed radar. Parang ganun. So, at least may maintindihan nyo kung paano sila kumuhuli or ano yung mga hinuhuli nila. Just to have backup po sa information na binigay ko sa inyo. So, anyway, like I said, super bagal ng road trip namin dito sa Arkansas. Kasi nga, daming truck. Super daming truck, mga kawan. And then, ibang mga truck dito medyo epal pa na nag-stay sa left side. And usually, 2-lane lang dito sa highway nila eh. So, most likely, nasa speed limit kami or below the speed limit. Then, after mga 3 hours plus, dumating na kami medyo nasa border. Ang tawag nila sa border dito ay Texarkana. So, parang combination ng Texas and Arkansas. So, may ganun pala. Uso pala sa kanila tong mga combination pag nasa border ka na. So, doon po, after mga 3 hours, nag-Walmart kami. And nakita ko ang laki ng Walmart nila. Super lucky versus sa mga Walmart dito sa Kentucky. Makes you think na yung sinasabi nila, everything is bigger in Texas. So, Walmart pa lang, malaki na. So, talaga medyo na-impressed na ako. And maraming mga sale. So, nag-stick kami doon and maraming binili si Mrs. mga sale. Lalo na yung mga Christmas decors na usually worth mga like $15, ang ginagawa nila is 90% sale. So, parang minsan $1 na lang or minsan cents na lang or like 60, 80 cents. So, naghakot ng konti si Mrs. sa first few hours pa lang ng road trip namin. Also, if mag-road trip po kayong makawan, make sure i-try nyo i-set dun sa mga welcome center. At least, meron kayong mga poster kung ano yung or yung mga billboard na welcome to Arizona, welcome to Texas, or Memphis, mga ganun. Hindi na kami nakapaggawa dun sa Arkansas kasi medyo umulan that time. So, hindi na kami bumaba. Pero sa Texas po, nakapag-stop po kami doon sa welcome center nila and maganda, malinis. And so of course, para sa amin, medyo milestone yun kasi first time namin duman talaga papuntang West Coast. So it's a milestone, so it's a must pa magkaroon ng picture. So yeah, it's fun naman po. Kaya
maganda siyang pang pit stop na rin para at least makapag-rest yung legs nyo and makapag-promote ng circulation more. And yung mga bathroom breaks na rin kasi usually mas malinis and mas accommodating yung mga welcome center when it comes to like bathroom privileges. So yeah, you can use that po para sa marking spot sa mga road trips nyo. Then after 3 hours plus po, nakarating na po kami sa Dallas, Texas. Doon po mismo sa sentro. Nag-book na kami ng hotel few hours before. Ito yung price, ilalagay ko na lang dito. Okay naman yung hotel, malinis syempre. Gusto ni Miss na makapagpahinga talaga kami. Buti na lang talaga makawan, dumating kami doon gabi. Kasi yung road na dinaanan namin sa Texas, ang pangit ng road nyo. Ang pangit ng road, ang daming constructions nung dumating kami. Tapos may malaking road doon na pumunta doon sa hotel. Parang main highway yun na. Yung takbo nila is yung road parang S na ganun. Parang mahirapan ka magmaneho doon na magstick sa ano mo, sa lane mo. Particularly if may mga katabi ka. So ingat lang sa mga papunta doon. Beware sa road nila, lalo sa mga area na yun, may mga constructions. And I think during daytime, nung nagbiyahe kami, highway siya na parang traffic. So medyo EDSA-like traffic siya. Siguro kaya ganun. Pero bago pala kami dumating doon sa hotel namin, nag-pit stop muna kami sa mga food na nire-recommend nila na kainin sa ibang state. And dito po sa Texas or Texarkana, ang sabi nila is maganda daw is yung Wata Burger. Yeah, Wata! Whatever! So, ito po yung first burger na kinain ko na super bigat. So, sa hotel mga kawan, first time namin na makakita ng security guard sa hotel. Yep, first time kong makakita ng security guard. So it does say something po na about sa safety, about sa mga gun violence and everything na kailangan magkaroon ng security per facility. So yun unang-unang pumasok sa mind namin, lalo na si Mrs. Nakakita siya ng security. Parang, bago to. Normally kasi sa Kentucky or ibang states yung medyo nasa dito sa middle or east coast, wala masyadong makitang ganun eh. So I don't know if there's something safety issues talaga. But for us, of course, we are feeling more secured na meron ganung security sa ganung facility. Dito makawan, dito kami sa Dallas, Texas. Dito kami kasi gusto lang magbakasyon and imi-meet namin si Cha. Si Cha yung first na kasama ko dito sa US. Sabay kami dumating from same agency. Tapos ngayon, Beshi, UIP. So, dadalawin namin. Unfortunately, duty siya kagabi. So, papatulog yung muna namin. Tapos mamaya na kami magkikita gabi. So, gagala muna kami sa Dallas. It's 10:30 in the morning. So, wala na naman yung breakfast as usual. Namimiss talaga namin yon. So, natulog lang kami. And talagang busog pa kami. Super bigat nung Whataburger kagabi eh. So, ang laki. Ma-comment ko lang sa Whataburger. Ito natin yung pinakamabigat na burger na nahawakan ko. Parang siyang may bato. So, before that, kailangan ko palang i-prepare yung car. Hindi ko nalagyan ng coolant si Waco bago umalis kahapon. So, I will do that. Kaya ako pumunta ng Walmart kagabi. So, papakita ko sa inyo. Never ko ginawa sa previous road trip po namin na to kasi actually hindi ko alam. Si Kuya lang nang sabi sa akin na you have to check your coolant din every time na mag-road trip kayo. And true enough, nung chinek po namin dito pa sa Kentucky, medyo nasa almost minimum level na siya. So bumili lang ako ng coolant doon sa Walmart sa may Texarkana, Kansas or Texarkana. Tapos finill up ko siya sa morning pagdating doon sa Dallas, Texas. Huwag daw pong ilagay yung coolant kung saan, kung mainit yung kotse. So best thing to do this po is sa morning time. So anyway, during sa Dallas mga kawan, ang first thing na ginawa namin dito is naghanap po kami ng parlor para kay Mrs. Yes. Yun po ginawa namin una. So medyo na prostrate si Mrs. sa buhok niya and she decided to go po para magkaroon ng haircut man lang, at least yung mabilisan lang. And yung available lang po walk-in is doon sa isang shop na medyo mukhang classy mga kawan. Oh, sa mga babae dyan, if gusto nyo po magpa-book or magpa-schedule ng mga salon, you have to call them in advance. Super hirap po magkaroon ng mga schedules and you have to choose wisely po kung saan po kayo magpapagubit or magpa-parlor and gawin all this stuff. Kasi super mahal. Mahal po ang pa-beauty dito sa US.
So yung pa-pedicure, pa-gupit ng buhok, pa-masahe, pa-color, pa-hot oil, and every all those things, super mahal po ng presyo. Para sa isang Pilipino or Pilipina na pumunta sa mga salon, talagang mga culture shock sa price nila. Super duper duper mahal. So dito kay Mrs. Makawan, sa parlor na to, nagpa-bis pa siya, nagpapalit pa ng gown. So parang sosing-sosi, di ba? So tapos nagchichikahan, ano yung mga tips, ganun. Overall, after me ni Mrs. Magpagubit, maganda. Maganda yung output or outcome ng hair niya. Pero yung presyo po ng haircut niya is $90. Haircut lang yung Makawan, ha? Haircut plus kunting blow dry, plancha-plancha, ganun. So, $90 yun. Wala pa yung tips. Tapos nakalagay doon, for every $100, $20 yung recommended tips nila. Recommended tips nila. So, $110 na gastos si Mrs. for that particular haircut. So, ganun po kamahal. Okay? So, be prepared po. If papunta kayo dito sa US, please, do things po muna sa Pilipinas. Yung hot oil, haircut, ribbon, and all those things. So, invest yun na doon kasi mas maging worth it yan. Sobra. Iba yung salon sa atin, the price and the quality. Quality kasi si Mrs. After niya pong a day or two sa parlor na yun, lumabas na kung ano yung ginawa ng babae. So, hindi masaya si Mrs. Hindi siya masaya kasi yung gupit na ni-request niya, yung mga layering, parang gano'n, layering or yung proper cut kung saan yung gusto niya, hindi pala nagawa ni hairdresser or haircutter. So, hindi na-meet yung expectation ni Mrs. Maganda lang sa una kasi na-plant siya, malinis, maayos, pero after nun, wala, parang kahit ako daw sabi ni Mrs. kaya kong gawin yun sa bahay. Or ginawa ko na before sa bahay yun. So, hindi siya masaya talaga for that particular price. So, take note po doon, ha. So, best, if kukuha po kayo ng mga referrals or mga haircut, please get it po sa mga kapwa natin Pilipino or sa mga ibang kakilala niyong friends na andito na sa US. Para at least medyo mas ma-idea kayo kung ano yung makukuha niyong result. Okay? Mahirap na. Mahal yung $90 for the haircut tapos hindi ka ganun kasaya afterwards. So, after nun mga kawan, yung hairdresser niya nag-recommend sa amin na kung saan kakain, the best place daw na kumain dito sa Dallas, Texas. So, kami naman, of course, wala kaming idea, hindi kami nag-research masyado. Biglaan kasi yung trip eh. So, sumunod na lang kami. Ito yung name ng restaurant na yun, nalimutan ko eh. So, ito yung name niya and sabi nila, kainin daw namin yung chicken. Yun daw talaga ang the best yun. Southern chicken or fried chicken type yung mabenta sa kanila. So, of course, kami pumunta doon. Yung place niya, mas maganda versus yung sa Memphis. Mas malinis, mas matino. And yung buong entire street, mga kawan, kainan yun or galaan. And maraming options ng food. Which is really nice kasi ang daming delicacies na pwede mong pipiliin. If sawa ka na sa American food, meron Asian restaurant doon, may Japanese, may Korean, and all those streets. So, sabi nila, recommended yung streets na yun. So, it's nice that may ganung places doon sa Dallas. Kaya lang, yung chicken na recommend nung hairdresser, hindi ganun kasarap. Hindi talaga. If makita mo yung chicken makawan, halos lahat breading lang siya tapos chicken sa loob. So, chicken wise, hindi rin siya masarap, hindi rin siya malasa. So, medyo disappointed kami. Though, masarap yung ibang kinain namin na parang ribs nila, ganun part. So, medyo okay na rin kahit papaano. So, if gusto nyo po ng chicken or fried chicken, yung southern fried chicken, mas masarap daw sa cracker barrel. So, yun. Ang comment ni Mrs. pati yung sister-in-law ko, they tried it doon po sa Danville, Kentucky, kung saan ako nag-work before, mas masarap daw doon. So, try nyo. Try to compare yung mga fried chickens. So, after po namin kumain, naglakad kami ng konti, nakita namin ibang shops, tapos nag-drive around kami sa Dallas, Texas. Main stop po namin is gusto po namin dumaan doon sa JFK, kung saan siya pinatay. Yun yung scene kung saan sa Umbrella Academy, parang pinapalit nila yung future. So, gusto namin pumunta doon. Wala lang, gusto lang namin makita kung ano talaga yung area kung saan siya namatay and anong itsura doon. And so far, natuwa naman kami, masaya naman doon. So, yung first stop pinunta namin kung saan siya nilibing. I'm not sure kung bakit ano or ano yung significance ng libingan niya, kung bakit may four walls na ganito, parang square. Nevertheless, parang medyo cool siya para sa akin, parang artistic talaga. I think Dallas has a lot of things kung saan parang artistic yung mga ideas nila or mga designs nila dun sa places nila. So yung route nila, route
approximately. So dito siya na baril. So dyan sa na baril boss. Dyan sa road panda. Dito. So from doon, kung saan yung memorial, yung way nila, puto dito yung convoy. Dito, dito. Tapos dito. Tapos, nabiril siya. Doon na siya nabiril sa may ex. Hindi ko makita niya. Pero yung shooter is in the class. Sa may dulo, dito. So medyo cool lang na nakarating sa place na ganito na makita mo yung sa movie na makaka-relate ka. I don't know, para sa akin, little achievements na parang nakakatuwa and makita mo. And counting history na rin na nakikita mo personally sa US. So far as medyo okay naman, masaya naman kami sa ginawa namin. And of course, walang gastos, parking ticket lang or parking fee lang na ilang coins lang. So not that bad. So if you're dito po kayo sa Dallas, Texas, it's one of good things po to do here. Then, after which po, nag-ikot-ikot lang kami sa Dallas. Then, end point namin is papuntaan na po kami sa Plano. Kasi gising na po yung kasama namin from night shift. So, of course, papunta doon, I think it will take like 30 minutes lang from Dallas to Plano. Anong meron sa Dallas na wala sa Kentucky? Ano? What? Traffic! Oh, may traffic. Tumatakbo kanina, traffic. Promise mo, traffic kanina. Ayan, traffic na, traffic na. Oh, see, sabi ko sa inyo may traffic eh. Ganun po. Feels like Edsa. Ito mismo baso. Magallanes, Edsa, Makati. Jump scare again. So if you're moving po sa Dallas, and take note po sa ganitong scenario, okay? This is part of your daily life if you're living in this particular area. Then few minutes after po, nakarating na po kami sa Plano, Texas. And dito po, maganda. Maganda yung place for me ha. If compared po sa Dallas or sa Plano, I would rather stay po sa Plano. Mas maganda yung setup dito and yung area. Less traffic, mas maraming mga commercial buildings, food and everything. Halos lahat andun na. And mas accessible. And yung area niya po, parang feels like nasa BGC ka or nasa Makati. So, ganun po yung itsura dun sa Plano, which we really like po. And sabi nga ng kasama namin, maganda talaga magstay sa area na yun. So, that's one thing po to consider. Most likely para more family friendly. And like I said, 30 minutes lang nasa city area ka na. So, it's best po to stay away from city area. But if you wanted to go to visit that particular state, 30 minutes lang andun na kayo. So that's the kind of best scenario po sa inyo na you don't stay in a city area but you're staying close to the city area. So if you're bored na sa urban, rural type ng area, then you can go po sa city para maka-explore and do a lot of city things. So pagdating po namin doon sa place ng kasama namin, maganda yung place po nila. Para siyang apartment type na subdivision type. Usually may gate talaga, naka-close. So parang safety wise, you are really safe. I really felt safe po during sa stay namin doon. We stayed there for I think almost 3 days, 2 nights. Then maximum of 3 days po kami doon sa Plano. So na-explore po talaga namin, nakita namin yung advantages compared dito sa Kentucky. So if compared po sa Louisville and dito po sa Plano, ang Plano pa is parang malinis. Like I said, BGC type na bago-bago yung bahay, apartment, malinis, malalawak yung roads. Versus po like dito po sa Kentucky, sa Louisville City area. Para siyang medyo mas masikip yung mga roads dito. Mas maraming mga lumang bahay na kinoconvert lang. So, itsura-wise, mas malinis po sa Plano. Really. So, isa sa mga usual ginawa namin dito, of course, get updated po sa mga situation mga kasama namin and how yung lifestyle nila. And most of them po are doing good. And they are happy po sa place nila kasi maganda. Maganda talaga yung location sa Plano. And particularly yung isang kasama ko po na hindi po masyado nag-drive. Lumalakad lang siya papunta doon sa hospital niya. I think it's like a 5 minutes walk. And la, mas gusto niya ng ganun scenario. So it pays po na makahanap po ng place kung saan malapit yung workplace nyo. Just in case na ayaw na mag-drive, tinatamad kayo, or may gagamit ng kotso nyo. So pwede lang kayo lumapit or lumakad papunta doon sa workplace. Ganyan ang ginagawa ni ate. Si ate kasi medyo takot siya mag-drive. Muntik na kami bangga dati nung tinuturuan ko siya mag-drive dito. But at least po talaga nag-improve siya compared sa first time na nag-drive kami. And
ang ginagawa niya sa drive niya, paminsan-minsan, if kailangan niya talaga, doon niya ginagamit yung kotse para like pumunta sa grocery, bumili ng mga essentials, and all those things. So, nakaka-drive siya sa city area na to. Kasi nga, hindi siya ganun ka-traffic, and ala, like sabi po ni Cha, is talagang respetuhin po yung mga drivers dito. Parang magalang yung papapunten ka, parang ganun. So, hindi ganun ka kahirap mag-drive dito. So that's one of the things you have to consider po if papunta kayo dito sa United States. You really need to know how to drive po. Kahit basic lang, at least may idea na kayo, i-feel nyo na yung kotse nyo before pa kayo dumating dito sa United States. Or i-feel nyo na paano yung mechanics of driving. So isa po sa mga ginawa po namin dito sa Texas is dinala po kami dun sa Six Flags. Ito po is known po sa mga roller coaster, yung mabilisan na rides. Sa most state po kasi, malayo yung mga like Universals or yung Disney. Kaya Six Flags po, isa sa mga alternatives. And sa Six Flags po, like I said, maganda yung mga roller coaster rides nila. So, for us po, okay naman po yung rides, pero medyo nahihilo kami. So, after two rides lang ginawa namin, hilo na kami and parang ayaw na namin sumakay. So make sure po if gusto nyo pumunta sa mga ganitong amusement park, make sure magdala kayong mga bonamin or pampa-antihilo. Para medyo mas masulit niya yung mga rides. I think $60 or $70 yung ride, tapos parang nagbayad pa kami for express pass, I think $50. Then after which po, pumunta po kami sa Frisco, Texas. So doon po kami punta kumain ng Asian food. Pumunta po kami sa isang Korean restaurant. So if makita nyo po, ang daming options ng food dito. So talagang hindi ka magkakaproblema sa mga cravings mo kasi maraming options versus doon sa like sa place namin dun sa rural Kentucky. So dito sa kanila, maraming options po. And like I said po, talagang diverse po yung culture nila dito. So more types of restaurants na meron dito available. And yung Frisco po, para siyang plain na rin. Maraming places na pumuntahan, hindi ganun ka-traffic, para siyang BGC type. So it's really nice place po to stay in. So for those po saying na nakakatakot sa Texas kasi maraming mga guns and all those things, if pupunta pa kayo dito sa area nila, hindi mo ma-feel makawan eh. Hindi ko na-feel na medyo hindi ako ganun ka-safe sa area na to. Kasi if makita mo nga malinis, maganda yung location, I don't know, it feels like medyo mas pang mayaman na state or mayaman na scenario. Parang feeling mo lang nasa Makati ka or BGC. So ganun. Parang hindi ka masyadong feel na medyo sketchy yung places. If compared mo sa ibang area, meron mga mas maraming gunshots eh. Maraming mga barilan and all those things. So, I don't know. I think medyo minsan tsambahan na lang talaga yan eh. So, it is unfortunate pero meron talaga nangyayari everywhere. Hindi lang po dito sa Texas. So, for the last morning po doon sa Texas, kumain po kami kasama yung isa sa mga colleagues ko before sa Singapore. Doon na lang siya din sa plano and from night shift siya. So, nakasama po namin sa breakfast. So, para sa mga tatlo pong kasama ko ito, nakakatuwa po yung mga sagot nila kung which is better po sa state po. Yung sa paglipat nila. Sa dalawang kasama ko na galing po doon sa Kentucky po doon sa amin, mas prefer po talaga nila dito sa Plano. Mas maganda opportunity, mas maganda yung counting sweldo, and mas maganda yung facilities na napunta nila. And isa sa mga kasama ko ang nag-proceed po sa Neuro ICU. So talagang level up, diba? So med-surg to Neuro ICU. So you have that opportunity po. So after po ng initial pagpunta nyo sa US dito, you have a chance po of moving po to a different branches po ng nursing. So, of course, you have to do like some research and diligence kung ano yung program na gusto nyong puntahan and paano yung proseso. So, sa kasama ko naman po na galing Singapore, for her, yung workplace niya halos similar lang daw po doon sa like sa place namin sa Singapore. Singapore kasi is also known for a lot of things po. Maganda yung mga healthcare services nila. If compare nyo po ata sa ranking sa lang international something, nasa around 7 or 8 ata yung ranking nila. Based po yung nakita ko before. I don't know what year that was. So for her po, medyo interesting yung answer niya kasi hindi siya ganun ka masaya kasi nga walang public transportation. Kung meron man, super limited. Versus kasi nung nasa Singapore kami, super accessible. Kahit saan ka pumunta, you have a lot of options, particularly yung train. Tapos kung pagod ka na, of course, you just have to pay and ride po yung mga taxi services dun, which is really more comfortable, or yung buses. So dito kasi, if
kahit saan ka sa US, most likely, you have to learn talaga or know how to drive a car, which will make it convenient for you. Kasi for her, hindi pa siya ata ganun ka-verse sa mag-drive, so limited yung places na mapupuntahan niya or bibisitahin niya, and you have to be on the road for a few hours para makarating sa isang places. Gaya na lang sa kasama po namin dito, I think it's like 2 hours away for her to visit. So if hindi ka verse masyado sa pag-drive, it will be a little bit more overwhelming sa'yo na pupunta dun sa area na yun kasi akala mo yung 2 hours, mahaba na. Of course, para sa mga bagong drivers, it is. But after doing that for quite some time, magugulat ka lang, you'll develop some tolerance and parang manina lang yung 2 hours sa'yo. Like for me, dito sa road trip na to, medyo mas nag-increase yung tolerance ko. Before talaga, when I started, maximum ko para mag-drive makawa na 1 or 30 minutes. After nun, parang medyo sumasakit na hulo ko, nahilo na ako. So afternoon, increase, naging 2 hours, 3 hours, and ngayon sa road trip na to, I think kahit mga 5 hours, 6 hours ako mag-drive, hindi na masyado ganun ka-overwhelming sa akin. So it does take some time po for you to develop this tolerance po. So just do it like pakonti-konti para at least ma-develop or maging accustomed yung katawan nyo. Kasi dito sa US, mga kawan, particularly yung mga babae, sanay sila mag-drive from the day na nakuha nila yung license. Usually from 16 years old, onwards, so talagang independent po yung mga babae dito sa US. Compared po sa atin sa Pilipinas, medyo spoiled yung babae sa atin. Kaya usually, mga lalaki po nag-drive sa mga misis natin or mga girlfriend natin or all those things. So, hindi po ganun ka-independent when it comes to driving versus sa mga tao dito. So, kahit paano, in-expect ata nila ng mga agent natin na yung mapapuntang dito sa US na medyo same sa kanila na marunong tayo mag-drive. So, I really suggest po, before coming here, try to be versed na po sa driving or get the feel of driving before pumunta po dito sa US. That will really help you a lot po to make it more comfortable and make it easier for you for your transition dito sa US. So after po ng breakfast namin, it's time na po para sa amin magbiyahe papunta po sa Antelope Canyon. Doon kasi nakapag-book kami ni Mrs. earlier for a tour para sa sightseeing na tourist spot na yon. And of course, ipapakita ko sa next video and explain ko sa inyo yung mga things na dinaanan and nakita namin doon. Which is really a good tourist spot po if nasa Arizona po kayo. So hopefully makawan may natutunan kayo sa video na to. If you did, please click the like button and subscribe button. If you have any questions po or suggestions, please comment down below lang po, okay? So again po, ako po si Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Stay safe.